Grabe, sobrang lakas ng ulan, guys. May bagyo kasi dito kaya sobrang lakas. Kanina natutulog ako, yung hangin sobrang lakas, nililipad yung mga ano, parang bubong-bubong ganun. Natatakot nga ako. Mag-isa pa naman ako dito ngayon sa apartment, guys, kasi nasa Hawaii pa rin si Patrick and umuwi ako dito mag-isa. Tapos ang lakas ng ulan, tapos guys, alam mo, sa labas walang lumalabas, maraming tao kasi guys dito sa Taiwan is takot talaga ang mga tao dito sa bagyo. Hindi sila takot na masyado sa lindol, pero sa bagyo takot talaga sila kasi mabilis magbaha dito sa Taiwan. Pero ganun na nga guys, kahit umuulan ngayon at bumabagyo, lalabas ako kasi may kailangan akong bilihin. Meron lang kasi akong 2 days na off, wala akong masyadong time, kailangan kong bumili ng card, birthday card, kasi yung boyfriend ko magbe-birthday na, and bago ako makalimot is kailangan ko mag-prepare sa free time ko, and also kailangan kong bumili ng note kasi kailangan ko mag-note na mag-note ng mag-note para dun sa bago kong job, para matandaan ko kasi nga medyo nangangapa ako kasi nga dun sa new experience ko, 'di ba? Bago lahat 'yun sa akin, kaya medyo hirap akong makabisa ang lahat. So, I hope hindi ako dalahin ng hangin sa labas. Ayan, nag-prepare lang ako, nagsuot ako ng long sleeve kasi nga malamig sa labas. So, samahan niyo ako, guys. Labas tayo and ipapakita ko sa inyo yung hitsura ng labas. Let's go. So, andito na ako, guys, sa labas. And good thing is nakikita nyo, hindi masyadong umuulan. Kumalma yung pag-ulan ngayon. Bali, tinignan ko yung weather. Bali, 8 pa ng gabi, lalakas ulit yung ulan. Kaya, buti na lang, guys, lumabas na ako ngayon. So, pupunta ako ngayon sa store para bumili ako ng greeting card. Ay, birthday card. So, ayan guys, yung hitsura nung labas. Nandito ako ngayon sa Taipei. Kung mapapansin ninyo, walang masyadong maraming tao. Kasi nga guys, usually dito, ang makikita nyo dito is maraming namamasyal. Pero, ngayon, mostly yung mga empleyado lang na nagsisi-COVID. Ayan. So, tatawid ako. So, ito yung store na pupuntahan ko sana, Daiso. Kaso sarado, guys. Ang daming store na sarado ngayon dahil sa bagyo. Tapos, guys, yung mga ano dito, yung mga school at work actually canceled na, nag-announce ng government. Kaya lang, yung mga company na pinapapasok pa rin, syempre, double pay na yon. Yung company namin, guys, tuloy pa rin. May mga pasok pa rin kami. Nataon lang na day off ko ngayon. And yung mga co-work ko is provided naman ang bus. Provided naman ang bus na sasakyan nila para ma-make sure na safe sila. So, maghahanap ako ng pwedeng mabilhan ko dito. Kasi sarado talaga yung paramihan. Actually, ewan ko yung mall kung bukas. Pero yung mall, yung mall sarado din. Ayan. So, ito papay, sarado din. My gosh. So, saan ako ngayon pupunta? Tingnan nyo. Ang lungkot ng paligid, guys. So, may mga stop dun, guys, sa loob na nilalagyan nila ng tape yung window, glass. Hindi ko alam kung anong purpose. Bakit ba? Ayun, oh. Hindi ko alam kung bakit. Siguro para hindi hanginin or what. Sarado yung mga store dito, guys, oh. Yung pupuntahan ko na stationery, sarado din. Ayan o. As in, wala talaga, sarado. So, ang makikita mo lang halos na bukas is yung mga convenience store like 7-Eleven, Family Mart. So, anong mabibili ko dun? Wala. So, susubukan ko, guys, na pumunta sa Taipei Main Station sa Underground Mall sa EEC. Titingnan ko kung may mabibili ako dun. Bahala na. Kasi medyo hindi pa malakas yung ulan ngayon. Mamayang alas 8 ng gabi, yan na, dadagasa. Kasi tinignan ko sa weather. Grabe, kanina nga habang natutulog ako, nililipad talaga yung mga ano. Kaya natatakot talaga ako. Tingnan nyo, guys. Ayan yung itsura ng Taipei, guys. As in, wala kayong makita halos na tao. Lahat ng store almost sarado. Ayan. Yung mall, sarado. See? Hindi ako
so sure kung yung underground mall is open. So, subukan ko. Kasi, hindi naman sila hanginin. Pero feeling ko, guys, sarado pa rin. So, try ko na lang kasi wala akong choice. Wala akong ibang mabilihan. Kaya, subukan na lang natin. Sobrang slippery dito, guys. Bilang na bilang lang yung taong makikita ninyo. Ba't ba ako nagpapayo? Nasa loob na. Ay, Diyos ko po. Kasi, kita nyo na kung gaano katakot ang mga Taiwanese pagdating sa bagyo. Kasi talagang mabilis bahain dito sa Taiwan. At pag talagang nagbagyo at malakas ang hangin, ay talagang lilipadin ka. Naranasan ko na before. Pero hindi pa ganun kalala. Pero talagang parang lilipadin ako, lalo na ako sa paya. So, pasok na lang tayo dito, guys. Tingnan natin. Bukas yung ibang store. Ayan, oh. Kasi yung lugar nila safe naman. So, tama yung hinala ko na bukas yung ibang store. Pero pupunta ako doon sa bilihan ng grocery. Kasi kailangan ko. Pero iilan pa rin, guys, yung bukas. Ayan. Mga pailan-ilan lang. Ako lang mag-isa sa escalator. Pero kapag walang bagyo, guys, punong-puno yan. So ito yung public bathroom ng Taiwan. Kung makikita niyo. Malinis, may tissue. Ayan. Malinis. Kaya ayaw kong lalabas eh. Kasi pag may nakita ako, hi. Magaganda nung dress. Yung papasok ka tapos hindi ka naman bibili, yari ka talaga sa tindera. Ang mga Pilipino ako nakita din. Tumitingin-tingin lang ako kasi hindi naman yan yung priority ko ang shopping. Ang priority ko is mag-grocery. May nagtitinda pa rin ng milk tea, oh. Kahit malamig. So, sarado yung mall. Andun siya, guys. So, papasok na lang ako dito sa EEC. Ayan, oh. Ayan yung pupuntahan ko. Buti na lang bukas. So, I hope makabili tayo ng mga kailangan natin. Ding dong, bibili ako para mamaya habang nanonood ako ng movie. Alam ba, masarap na flavor. Ito yung kailangan ko kasi magpatesto ako. Stick ko. Bumili kaya ako nito? No? It's
Sure. Kung makikita ninyo guys, wala halos tao dito, walang mga pasahero, kasi nga sarado ang lahat, cancel ang mga pasok at ang trabaho. Ayan, kung may makita man kayo mga pailan-ilan lang, tapos maaga silang nagsasara, kita nyo? Pero kapag wala guys, bagyo, Diyos ko, siksikan yan. See? And nakabili na ako ng needs ko. So, pauwi na tayo guys. I hope hindi pa rin umuulan sa labas. Pero let's see. Time check, 7 na ng gabi. Malapit nang dumating yung ulan at hangin na malakas. Kaya kailangan ko nang umuwi. Kita nyo dito, inaayos na nila yung sa labas. To make sure na hindi ililipad. Ganyan sila guys maghanda dito sa typhoon. Iba ang typhoon ng Taiwan kapag umatake. Sa Pilipinas kasi pinupload tayo eh. Pero pag dito sa Taiwan talagang for the tackle sila. Gusto po, ayan na ang hangin na guys. Nagsisimula na. Kanina nakita ko guys, naglalakad ako sa may train main station, yung mga homeless na tao na doon sa loob. Siguro doon sila matutulog mamaya. Sabi ko, buti na lang dito sa Taiwan, ina-allowed nila na pumasok yung mga homeless na tao dun sa ganung lugar. Kasi, imaginin mo mamaya kung dumagsana yung ulan na malakas at hangin, paano na lang sila nakakaawa naman? Buti na lang talaga dito sa Taiwan kahit papaano, hinahayaan nila na pumunta sa mga ganun yung mga homeless. Kasi nga, iniisip din nila. Pero paano kaya yung mga kakainin nila mamaya? And the next day. Diba? So, ayun guys. Nakita nyo naman kung gaano lahat, kung anong itsura kapag may bagyo dito. Ganito talaga dito guys sa Taiwan kapag may bagyo. Sobrang handa nila and takot talaga sila sa bagyo guys. Kaya talagang pag sinabi ng government na close ang classes and mga work, talagang close yan. Wala kayo makikita na talagang naglalabasan kasi iba dito guys pag humangin sobrang lakas. Sayang nga lang at paglabas ko walang masyadong hangin, hindi ko na naipakita sa inyo. Pero maybe next day or later night, ipapakita ko sa inyo kapag halimbawang umulan or humangin na para makita ninyo. Pero imposible yan kasi dito. Sa apartment ng boyfriend ko, tago siya, nako-cover ng ilang building. So, maybe tomorrow, kapag ano, lalabas ako para makita ninyo as in talaga. But now, I'm going to end this vlog kasi nga marami pa akong gagawin. Medyo nakakaano lang, nasasad ako kasi hindi ako nakabili ng birthday card for my boyfriend's birthday soon kasi birthday niya sa July 30. And kailangan ko rin ng note kasi para doon sa work ko kasi alam nyo naman, ang dami kong inaaral. Medyo nai-stress na nga ako. Tapos may mga gagawin pa rin ako. So, kita-kita na lang tayo next vlog guys. So, thank you and please don't forget to subscribe and like ang ating video. Thank you guys for supporting my small channel and please always take care kasi alam ko sa Pilipinas, binabaha din dyan. Ingat kayo palagi and don't forget to frag. Yun lang guys. Bye!